Pandemic, ha? Ay, dumarating na naman tayo sa fourth wave. Tapos ang third wave, fourth wave naman. So, paano ba natin gagawing feel good yung mga nangyayari? So, dito sa Alberta, naka-base po tayo dito sa Alberta, sa Canada, ay kahapon nag-declare ng state of emergency ang Alberta dahil ang ICU ay napupuno na naman dahil dito sa bagong Delta variant. At hindi pa nga nare-resolve itong Delta variant, ay meron na namang bagong Mu variant. Ano ba yan? Ano na nangyayari? So, ito si Mu. So, ano bang gagawin natin para maging feel good yung lahat? So, nang una, isipin natin na marami pa rin opportunity na dumarating. At halimbawa na lamang, yung kapag kayo nanonood ng Golden Treasure Program, maraming success stories kayong mapupulot doon. Yung mga taong sa panahon ng pandemic, umaasenso yung kanilang buhay. So, marami din namang nawala ng trabaho. Kaya naisipan nila paano makasurvive. So, yung iba naman ay nagne-networking. At yung iba naman ay may mga negosyong pinapasok at namumuhunan ng pera. Iba ay naloloko sa mga online. Ayan, ha. So, ang isa sa mga nagiging problema ng dulot nitong mga nangyayari ngayon ay ang pagkakaroon ng depression. So, kapag depressed daw yung tao, ay ang nangyayari nawawala ng energy, nadidrain yung energy. Ito, basahin natin itong galing sa, ito ay health guide mula sa isang article ng healthguide.org tungkol sa depression. Basahin natin ito, ha. So, ang sabi dito, why is dealing with depression so difficult? O, mahirap daw. Kasi nga, dahil ang depression drains your energy, hope, and drive, making it difficult to take the steps that will help you to feel better. Sometimes, just thinking about things you should do to feel better, like exercising or spending time with friends, can seem exhausting or impossible to put into action. Ayan, kapag kayo'y may depression, ito yung mga feeling, at mahirap maging feel better.
Pero paano nga ba natin gagawin na maging better yung feeling natin kapag may mga depression, no? At umaatake itong mga depression. So ang sabi dito ay coping with depression. Tip number one, reach out and stay connected. So getting support plays an essential role in overcoming depression. On your own, it can be difficult to maintain a healthy perspective and sustain the effort required to beat depression. At the same time, the very nature of depression makes it difficult to reach out to help or for help when you're depressed. The tendency is to withdraw and isolate, so that connecting to even close family members and friends can be tough. So yeah, iba eh, kapag nadi-depress ay tumatahimik muna at pero ang kailangan mas mag-reach out daw ng mga kamag-anak kapag ikaw ay depressed. So you may hell or feel too exhausted to talk, ashamed about your situation, or guilty for neglecting certain relationships, but this is just the depression talking. Yan na, kung kayo dumadanas ng depression, kailangan maging stay connected to other people. Pero sometimes mahirap para sa kanila yon, dahil nga nahihiya. Pero kapag ikay depressed daw, huwag mo raw itong ikahiya. At dapat sinishare mo ito kung ano yung nagdudulot sa iyo ng depression. So, reaching out is not a sign of weakness. Yan ha. It won't mean you're a burden to others. Minsan kasi naiisip natin na, ako, baka pabigat lamang ako. Hindi na ako magre-reach out. So, don't do that, okay? Hindi magandang attitude yung iniisip mo kagad, negatibo, hindi mo pa ginagawa. Ha? So, your loved ones care about you and want to help. And if you don't feel that you have anyone to turn to, it's never too late to build new friendships and improve your support network. So, mag-develop daw ng mga friendships, pero mag-iingat din sa pag-anap ng mga kaibigan. Dahil minsan, akala mo'y nakatulong, pero mas lalo kang napasama, ha? Alright, anong next? How to reach out for depression support. Ayan. May mga support na like the person you talk to doesn't have to be able to fix you, but they just need to be a good listener. So, someone who listen attentively and compassionately without being distracted or judging you. Lalo na sa mga panahon ngayon, ha? Kailangan nating maghanap ng makakausap. Yung makakausap na yung makikinig sa iyo. So, make FaceTime a priority. Number two, phone calls, social media, and texting are great ways to stay in touch. But they don't replace good old-fashioned in-person quality time. So, yung problema naman, in-person quality time, bawal lang mag-gathering. Dahil, yun nga, nasa fourth wave na naman tayo, mag-lockdown na naman. Dahil dun sa tumataas na kaso, at doon naman sa mga nakapag-vaccine, ay medyo maluwag yung pulisiya na ipinapataw sa kanila. Kahit katulad dito sa Alberta,
ay ang mga hindi nakapag-vaccine ay hindi pinapayagan na pumasok sa ilang bar. Hinihinga na ng certificate ng vaccination din dito. Kaya ito'y mga bagong patakaran na isinusulong ng hindi lamang dito sa Canada kundi sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. So, balik tayo sa topic natin. Try to keep up with social activities even if you don't feel like it. Yun nga eh. Wala nga social activities ngayon dahil bawal na naman. Bawal na naman. Oo, bawal na naman. So, find ways to support others. It's nice to receive support, but research shows you get an even bigger mood boost from providing support yourself. So, find ways, both big and small, to help others. Volunteer by a listening ear or for a friend to something nice for somebody. So, may isa pa dito. Ito isa sa mga ito. Care for a pet. Yan ha. While nothing can replace the human connection, pets can bring joy and companionship into your life and help you feel less isolated. So, caring for a pet can also get you outside of yourself and give you a sense of being needed. So, both powerful antidotes to depression. Ayan ha. So, yung pagkakaroon ng mga alagang hayop ay makakatulong para sa inyong mga depresyon. So, halimbawa na lamang ay mga pag-alaga ng pusa, aso, and yung aso is isa sa mga kung ikay matyagang dito sa Alberta, maraming dog lover dito. So, tuwing umaga, kailangan mo lumabas at papupupuin mo yung iyong alaga sa labas. Yun, isa sa mga activities dito, dinadala yung mga pets sa park. Kasi kung hindi mo ilalabas yung aso, iihi kung saan saan at magpupoops kung saan saan sa iyong bahay. So, kailangan ilabas. And, or isa sa mga the best din na alagaan ay pag-aquarium. Yan, isa sa mga hobby natin yan. Hindi naman ay ang pagtatanim. Ayan ha. O, maraming bagay na pwedeng ma-divert mo ang iyong depresyon sa mga bagay na maganda. Ang depresyon kasi dulot po ng mga negatibong epekto ng mga bagay-bagay na sa ating paligid. Kaya isa sa mga pwedeng gawin para sanggain ang ang mga negatibong bagay na umaatake sa atin ay tumingin tayo sa mga bagay na maganda. O, halimbawa na lamang ang pag-aquarium, mga hobby ang hobby ng pagtatanim at kung ano-ano pa. Marami, napakaraming hobby. So, karamihan ngayon online. Ha? Kung may mga games, yung iba nage-games, pero mas maganda kung ang magiging outlet mo ay makakatulong din sa'yo. O maging busy ka. Lalo na sa panahon ngayon, maraming walang trabaho. Wala kang trabaho, walang kita. So, pwedeng mag-isip ng mga bagay na pwede mong pagkakakitaan kahit maliit lang.
Hindi mo naman kailangan malaking kita. Ang mahalaga ay meron kang mapaglibangan at ma-divert mo ang iyong attention. Ayan, makinig kayo sa mag-subscribe kayo sa Filipino World Channel. Kasi yung mga program ng Filipino World Channel ay more on positive sa pag-aanap buhay, spiritual. Ayan, pwede kayong makinig kay Pastor Nilo Briones sa about mga salita ng ating Panginoon at tungkol naman sa mga disaster preparedness. Ayan ha, makinig kayo dun sa mga program natin sa Philippine World Channel. Alam natin na medyo iwas-iwasan yung manood ng mga balitang hindi maganda, ay nakakadagdag po sa mga depression yan. Lalo-lalo na yung politika. Ang politika sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ha? Yung mga politikang itong mga politikong wala nang maitulot na magandang balita para sa ating mamamayan. Ayan ha. Kaya kung kayo'y mamimili ng mga politiko o mga iboboto ninyo, ay yung alam na nating bigay ng magandang impormasyon. Alright, so ano pa ba dito? Marami, 10 tips for staying connected. Ito, 10 ito ah. Okay. Talk to one person about your feelings. Pangalawa, help someone else by volunteering. 3, have lunch or coffee with a friend. 4, ask a loved one to check in with you regularly. Pinaka-importante yung mga kasama nyo sa buhay na mag-usap at mag-hangout. Ayan, malaking bagay yun. So, number 5, accompany someone to the movies or concert or small get-together. So, yun yung medyo alanganin to sa ngayon dahil nagla-lockdown na naman. So, number 6 is call or email an old friend. And number 7, go for a walk with a workout buddy. And 8 is schedule a weekly dinner date. 9, meet new people by taking class or joining a club. 10, confide in a clergy member, teacher, or sports coach. Sports maganda rin yan. Kung kayo may mga problema nga ngayon pala, pandemic. So ano nga ba yung mga pwedeng gawin natin sa panahon ng pandemic para labanan ng depresyon? Isa sa mga pwede ninyong gawin ay manood sa o mag-subscribe sa Filipino World Channel. Hindi, punta kayo sa filipinoworldchannel.com at makikita nyo yung mga, pwede nyo balikan yung mga palabas ng, yung mga program ng Golden Treasure. Marami kayong mapupulot kundi sa dito sa programa natin sa Feel Good with Joe Arcaya. So medyo yung ibang mga programs na tungkol sa mga balitang mabigat, medyo bawas-bawasan. Alam natin na may pandemic, diba? So aware na tayo na may pandemic. Kung manunod tayo, ang kailan lang natin ay yung mga updates ng mga polisiya na pinapatupad ng gobyerno. Alright, so yun lamang po muna tayo ngayon. At
Simula ngayon ay magkakasama na tayo ng madalas. Dahil mas sa panahon ngayon, ito yung mas mga kailangan ng ating mga kababayan na mayroong mapapanood online dahil sa yung iba'y naka-lockdown. So, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dun sa ating social media accounts. Ito, ano nangyari? Ito yung mga social media accounts natin yan. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, Player FM, Buzzsprout. Yan ang dami natin. Saan-saan tayo na naroon ngayon. At dun sa ating social media accounts, Facebook, YouTube channel. Ha? Manood lang kayo sa ating mga YouTube programs. Alright, so yan po. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at panonood sa mixing program natin ngayon. Ito'y tayo nagtetest run dun sa ating mga equipments dito ngayon kasi medyo nagpalit tayo ng equipment para sa mas magandang quality ng podcast na aming maibibigay sa inyo. Alright, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito po ang inyong lingkod, Joe Arroyo.